Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So sa video natin ngayon guys, gusto kong ipakita sa inyo yung isang data entry na trabaho. No, ipapakita ko sa inyo step by step kung papaano yung instruction ng client kapag meron silang ipapagawang trabaho sa inyo. So paano ko nakuha yung trabaho na to? Gusto ko sabihin sa inyo na data entry siya, tapos in-invite kami. So naka-receive kami ng invitation sa profile namin na may mga basic na trabahong ipinapagawa. So bakit kami nakaka-receive ng mga invitation na ganito? Ito yung mga tip ko sa inyo, no? Every time na makakakuha kayo ng client, lagi nyong gagalingan yung trabaho nyo dahil inire-rate kayo ng mga client nyo. Pinaka-importante yung mga rate ng client nyo dun sa profile nyo. Dahil dun mag-i-start na kahit na hindi na kayo maghanap ng trabaho, may mag-i-invite sa inyo automatic ng mga ganitong trabaho na napakasimple. Para sa amin, sa babayaran kami ng $100 para i-edit. So, itong file na to. So, kung bibilangin natin siya, kung ilan siya. So, ito yung pinapa-edit sa amin. So, nasa number ano pa lang kami? 61. Tapos i-edit namin hanggang 1,079. So ito yung mga i-data entry natin, i-encode natin. So ipapakita ko sa inyo rito yung video ni client kung paano daw yung gagawin nyo. Kaya yung nagsasabi sa inyo, sir, ano yung gagawin namin sa trabaho? Lagi ko sinasabi na iba-iba talaga yung trabahong gagawin nyo. So ito yung instruction ng client dito sa trabaho na to at ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin at syempre mag-iisip tayo ng mas mabilis na way para mas mabilis natin magawa yung trabaho na to. So panoorin natin yung instruction ni client. So you go to the shoe name, you copy the shoe name into StockX. You type the shoe name into StockX. You click on it. You go see what size the shoe was, so 4.5. Then you go to size, men's 4.5. And then you go to sell. And then it'll take you to what the sell now total payout is, which is $116.93. So you'll just round to $117. That's it. And that's it. And then you just do that for all the other shoes. Perfect. Okay, so kung mapapanood nyo guys, no, yung pinapagawa niya, napaka-basic kahit sino sa inyo, kahit wala ka talagang experience, magagawa mo to. So ito ay nasa kategory ng data entry. Andi dito siya sa mga typing job, data entry, mga online research. Marami kayo talaga makukuhan trabaho sa ganun lang na ganito kasimple. Sa ganun kategory lang, kagaya ng makikita natin ngayon na kukunin lang natin yung mga price ng mga to, gaya nga sa instruction, hindi natin alam kung para saan yung ginagawa natin. Syempre, tatrabahuin na lang natin, isipin nyo, no? Meron pa tayong 1,000 na products dito. So, ilang oras nyong gagawin yun or ilang araw nyong gagawin yun? Kung makikita nyo yung trabaho na to, huwag kayong mag-early dahil sobrang dali lang neto. Magpipick space kayo kapag dating sa mga ganitong trabaho. So, naipag-deal sa amin, kung kaya ng early, so sa fixed price kami. So, $100 sa trabaho na to. So, paano siya ginagawa? Paano natin siya gagawin mas madali pa doon sa instruction ni client? Siyempre, kailangan natin gumawa ng paraan para mas mapabilis natin matapos to. Okay, so dito na kami, no? Tapos na kami sa Sesame. So, dito na kami sa Slate. Adidas Yeezy Boots 350 V2 Slate. So, dito kasi sa, kung makikita nyo sa mga pinapahanap niya sa atin sa gilid, puro siya mga limited edition ng mga sapatos. Kung saan ito, dito sa Pilipinas, nagpipresyo to ng mga 15,000, 20,000, 30,000 na mga sapatos. Kagaya ng mga Jordan 1, kung sino sa inyo, no, na mahilig sa mga ganitong sapatos, yung mga collections ng mga Jordan. So, ayan, no, ang gagawin natin, kukunin natin yung pinaka-title, copy, tapos ipipaste natin siya dito. So, kung nakita nyo, StockX, yung nasa instruction, dun tayo kukuha o dun natin hahanapin to, kagaya ng pinakita niya sa atin. For example, no, ito, Adidas Yeezy Boost 350 V2 Slate, tapos andi dito yung mga, yung iba pang mga code, no, US. So, pag kinlik natin yan, makikita nyo. So, ang gagawin nyo rito, guys, no, para hindi kayo malito. Sa pinakadulo, ikiklik ko tong number 1, tapos right click, tapos view more raw actions, tapos freeze raw 1. Ayan, ipi-freeze natin to para mapaliwanag ko sa inyo. Ayan. So, dito, makikita nyo yung size. So, dito tayo sa size babase para makuha natin yung presyo ng size na to. Ayan. So, nandito na tayo sa size 9. Ang gagawin nyo lang, click nyo rito yung size. Hanapin nyo yung size 9, US, male, 9. Ayan. Tapos, kiklik natin siya. Makikita na natin yung presyo niya. So, dito, makikita nyo, kiklik daw itong ask for more. So, ang gagawin ko dito para makuha ko yung pinaka price niya, ang itinuro niya ay i-click natin. Tapos, titingnan natin dito, no? Hindi ito kasi for kids to. Hindi naman yung nasa ilalim kasi for infants. So, dito tayo sa, ito, Adidas Yeezy Boost
350 B2 slate. So, I have this one. Kiklik daw natin yan. Tapos kukunin na natin yung price na to. Yung 169.44. So, may instruction na kapag itong point something na to, ira-round off natin siya. Pag umabot siya ng 0.51, ang ilalagay na natin ay 170. So, ang gagawin ko rito, kukunin ko to, ilalagay ko na siya dito, no? 169. Yan. Tapos, automatic na itong naka-dollar. Pero, may madaling paraan para gawin yung mga to, no? Dito yung open tab. Dito sa mga data entry, open tab ang mga, o open new tab para mas mapadali yung trabaho natin. So, ibaback natin. Siyempre, hindi natin gagawin to. Magbaback tayo. Tapos, kukunin na naman natin size 10. Kagaya nito, no? Size 9.5 na tayo. Hahanapin natin dito yung 9.5. Ayan. Tapos, ganun ulit. Siyempre, mabagal. Ang gagawin natin ganito. Size 9.5. Tapos, i-click natin yung cell for. Ito. Or, ask for more. Click natin yung mouse natin. May click ang mouse scroll natin. Ayan. Para mag-open siya ng bagong tab. Para ang gagawin natin, ito lagi naman tong kids. Ito laging infants. So, kukunin natin to. I have this one. So, maikita natin 154. 154. Tapos, dito na tayo sa size na to. EX na lang natin siya. So, dito na tayo sa size 8.5. Ganun lang ng ganun. 8.5. Tapos, kiklik natin yung ask for more. Itong cell for 201. Kiklik ko siya ng scroll para mag-open siya ng bagong tab. Tapos, kukunin ko to. I have this one. So, ito na yung price niya, 160. So, sa tingin nyo, kung kayo yung nagtatrabaho nito, sa 1,000 na products na to, ilang oras nyo siya gagawin? Sa $100. So, depende sa speed nyo, depende sa discarte nyo kung paano nyo siya gagawin. Kagaya na nakikita nyo ngayon, no? So, close natin to, tapos balik tayo dito sa size 8.5 ulit. So, kung makikita nyo rito, pareho lang naman sila, parehong-pareho, copy-paste nyo na lang. Kasi yun din naman yung lalabas sa search bar. So, sa size 10, click natin to. Punta tayo sa size 10. Tapos, ask for more. Dito tayo sa new tab. Tapos, kukunin natin yung I have this one. So, 193. So, isipin nyo sa ganitong trabaho, $100. No? Napaka-basic. Kaya, gusto ko sabihin sa inyo, guys, bago tayo matapos sa video na to, dahil napaka-basic lang naman nito, gusto ko sabihin sa inyo na lagi tayong, hindi laging susundin yung instruction ng client. Hahanap tayo ng paraan natin para mas mapabilis yung trabaho natin. At sa mga trabaho natin, syempre, kahit na ganito siya kabilis gawin, ito double check pa rin natin. No? Titingnan pa rin natin kung tama ba yung kiniklik natin. Baka mamaya, pag kiniklik natin tong ask for more. Diba? Dahil kapag paulit-ulit yung ginagawa natin, paulit-ulit din yung click na ginagawa natin. Mamaya, may biglang may lumabas na pala rito for women's. So, mag-iiba siya ng presyo. Magkakaroon ng problema si client. Kayo ang masisisi. So, mabibigyan kayo ng mababang feedback. Kaya, ang diskarte dito, kailangan nyo na galingan yung trabaho nyo para mabigyan kayo ng mataas na feedback para yung profile nyo sa mga freelancing website umangat. Ganun lang ang diskarte namin. Kaya kami, kahit naka-off na yung availability namin, tuloy-tuloy pa rin kami, no? May nag-i-invite sa amin. So, yan guys, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. Lagi kong sinasabi, ang online jobs, iba-iba, hindi sila pare-pareho ng ginagawa, depende lang sa eBay dropshipping. Pare-pareho sila pero magkakaiba sila ng mga discarding ginagawa, mga supplier na hinahanapan ng mga products. So, yan, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. Yun lang po at maraming salamat.